is, ba-Brazilian ko yung sarili ko. Kaya siya wet look is, kailangan kasi i-shampoo muna siya at least 2 times para mawala yung oil or halimbawa nag conditioner kayo yung last na ligo ninyo. Kailangan kasi malinis yung hair natin bago natin malamis. Yung gamot ng Brazilian is kakapit sa hair natin. So, almost 3 months or 4 months na rin kasi itong hindi na i-treatment. So, kaya ngayon, wala akong magawa, i-treatment ko yung sarili ko ulit. Yung gamot na to is galing lang sa friend ko na nag-work before sa parlor. So, naghingi lang ako sa kanya ng advice kung ano yung mga step na dapat kong gawin. So, yung gagamitin ko lang naman dito is itong mga to. Ayan. Ito yung Brazilian, gamot ng Brazilian na yan. Para siyang leave-on ng cream syrup. Ayan. Mabango siya. May mga flavor kasi yan. Depende sa ma-order niya. So, simulan na natin, guys. If ever nagagawin nyo rin ito, dapat yung hair nyo is hindi masyadong basa. 80%. Dapat patuyin nyo muna. Ang ginawa ko kasi kanina is pinatuyo ko muna siya sa towel. Tapos ayan, inano ko na hindi na siya ganun kabasa. Parang malapit na siya matuyo. Para mabilis lang kumapit yung gamot natin. So yung first natin gagawin, section ko lang. Pahatiin lang natin sa dalawa. Ayan, click na ako. Yung clip ko, nabili ko yun sa HBC. Ginawa ko to guys, pinag-aralan ko, nagtanong-tanong ako sa mga marunong. Kasi nga, yung hair ko hindi na pwedeng i-rebond. Kasi pag nire-rebond, mga ilang araw lang, lalo siyang parang masusunog yung mga dulo. Parang nagdala na ako, kaya sabi ng friend ko, much better daw na mag-Brazilian na lang ako every 2 months, 3 months para mas buhay yung hair natin. Kasi yung Brazilian kasi yung purpose niyan guys, pang patanggal siya ng dry. Kahit marami yung mailagay mo, hindi masusunog yung buhok mo. Mas maganda nga kung marami. Kaya nga sa pagsasalon kasi tayo, syempre, medyo limit lang yung gamot. Compare kung may sarili kang gamot, ikaw yung bahala kung gano'ng marami lalagyan mo. Kahit kwanto sawa yung hair mo. Ayan, yung una nating lalagyan guys, yung ilalim sa likuran. Section nyo lang siya, ganyan. Para lahat malalagyan. So, yung last February pa ako nag-treatment. Ganito lang din yung ginawa ko. Basta pag nakikita ko yung hair ko na parang ang dry na, treatment ko na yan. Kasi nairita ako pag dry. So, ayun, garam-garam lang natin guys. Medyo mabango na siya. Okay. Okay. Thank you.
So yan, konti na lang. Ayaw mo makisama. Ito mo hair ko, makulit. Mga love-love. Sa mga ganito guys, tiyagaan lang talaga. Kung gusto mo makatipid, ako mas okay sa akin to. Ako na lang yung gagawa. Kasi yung mga 5 mo, marami ka nang makipid. Pambili na yun ng grocery. Ito magkano lang yung damo. 500, yan. Pag 2 times mo nang magagamit, saan ka pa? Dito ka na. Sure. Ang nakakamalay kasi dito guys, yung mag-plancha. Doon ako halos sumusuko. Pero okay lang. Ano talaga? Kailangan magtiyagaan. Para sa ekonomiya. Alright, ayan na. Kunti na lang. So, ito tayo sa may gilid. Before kasi, nagpapa-Brazilian pa ako sa parlor. Pinapanood ko siya kung paano niya ginagawa. So, hindi ko naman din akalain na magkakaroon ako ng friend na wow! Na ako ng gamit ng Brazilian. So, ayun, hindi ako nahirapan. Kasi medyo, alam ko, ako baba. Ouch. Tapos ito pa guys, tip ko lang, lalo na pag magpapacolor tayo ng hair. Maganda after pinapa-Brazilian para hindi siya dry. Yun din kasi in-advise sa akin dati nung nag-turban sa akin tsaka nag-Brazilian.
Brazilian. Kasi yung gamot kasi ng pangkulay, matapang. So, kailangan siyang i-drip niya talaga. So, ayan. Pagpunta natin sa... Tapos... Pagpunta natin, kasi sayang eh. Marami pa. So, ayun guys. Pati na lang. So, after yan, pag nalagyan nyo na siya lahat, ibababad nyo yan ng mga 45 minutes. Lalagyan nyo siya ng shower cap. So, para hindi siya malaglag, lagyan natin ito. Manghang siya. Ganun talaga yun eh. Lalo na ito pag nagpa-plancha na tayo, yung usok, maluluha pa. Lagyan natin ang shower cap para yung gamot ay wabad sa hair natin. So, babalikan mga 45 minutes natin yan. Babalikan. So, guys, ito nakalipas na ang 45 minutes. Kaya tatanggalin na natin siya. Ngayon ay i-blower na lang natin siya para matuyo bago plancha. Ito yung blower. Personal use po naman kaya ang cute.
tuyo na siya, kaya gagawin ko naman is eto, gagamitan ko muna siya ng ganito para hindi ako mahirapan mag-street mamaya. Ayun guys, nakikita nyo, medyo makapal pa siya kasi hindi pa yung total result. Kasi ang Brazilian is makikita yung result niya kapag maganda yung pagka-plancha niya. Kailangan isi-section din yung manipis. Yung tinatawag nga nila na paper thin. Yung kung gaano manipis yung papel kung siya kalipis mo pag-plancha isa-isa. So, ito muna yung gagawin ko. Kasi nga, ako lang ang gagawa na ito. So, parang hindi ako masyadong matagalan. Plancha ko muna siya. Nakita nyo na may pinagbago siya nung magaling ko siya nito. So, nandiyan mababawasan yung hirap ko sa pag-street niya. Pag yung gamit ko yung pancha na talaga. So, medyo tagal na sa akin. Kasi ito yung pinakamahirap na part. Yung i-plancha ito. Pag i-plancha itong likuras mo, mahirap kasi hindi mo siya nakikita. At bukod pa din kasi yung buho ko. Napapasa yung kamay ko. So, ayan yun. So, okay na yan. So, i-mix na natin street. So, ito na yung pang finale. So, ito yung pinaka kailangan natin galingan sa pagpa-plan siya para maging maganda yung result na natin. Kailangan kasi maging buto yung hair natin dun sa baba. And then, sa section ulit natin na yung bag natin plan siya. So, dahil yung sabi ko na section na naman tayo. Sisimulan natin guys dito sa likuran. So, dito nila tayo. Kasi sabi nga kailangan is paper thin kanipis. So, parang ganito lang siya. Ganun siya. Umuusok siya. Hindi nyo lang nakita guys, pero umuusok ko yung buhok ko.
Normal lang po yan na umuuso kasi dahil yun sa gamot. After naman, so siya, kuha ulit tayo ng konting tubig. Kasi pwede guys na madali ang gawa na ito. Dadamihan niyo agad yung hair, no? So hindi papasok dun sa buhok natin yung gawa. May explanation sa akin na pag-alabot. Plancha. Kasi dyan nakasalala yung resulta niya. Hindi dahil sa commercial. Nibis na siya. So, inuulit-ulit ko lang siya pag nakikita pa rin ako ngayon. So, ayun. Kita niyo naman yung difference. Kanina ang kapal-kapal niya. Ito lang siya doon, sobrang nice. Parang ibang peraso lang ito. Para yung buhok natin, yung maganda na light. Ayan, yung color ko, ang baba niya. Kasi medyo, matagal ko yung eyes ko, matagal ko yung hair. And guys, konti na lang. Tapos yung kung gano'n lang sa akin. So, ayun yung gano'n ang result. So, pinitin ko lang ko dito. Ang kiss lang. Thank you.
pwede yung pag may nakikita kayo medyo wave pa, pwede yung ulitin. Kunti na rin yung pwede siya. Perfect lang natin para yung result niya hindi masayang yung gamot. Kasi after ligo natin at hindi maganda yung pagkaka-plancha, ma-wash out lang yung mga pag-inamit natin. So, ayun guys. So, pakikita ko sa inyo ng lapitan. So, eto na guys. So, tapos na yung aking pagba-Brazilian sa aking hair. So, ito na yung result niya. So, ayan. Straight naman siya. Kahit medyo nakakangalay lang talaga. So, ayan guys yung result no Brazilian. So, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye!